Good morning, guys. 6:55 na. Sabi ko, gigising ako ng 5:55 kasi magpiprito pa ako ng manok. Well, 6:05 na ako nagising. So, nagprito agad ako. Tapos, hindi na ako nakapag-vlog kasi nagmamadali ako. Malangis sa mukha ko kasi nilagay ako moisturizer. Pagkatapos, habang nagprito ako, nag-check na ako ng mga pinto, ganyan. And then, mga saksakan para mamaya alis na lang ako. Nandito yung pagkain ko. Nandito na rin yung pagkain ko kasi habang pinapatuyo ko yung moisturizer ko, kakain ako. Multitasking te, diba? Ganyan. Grabe, pinagpapawisan ako sa init. Meron ako kakain para isahan. Siyempre, nanonood pa rin ako ng vlog. Aunt Lutz. Init, grabe. Oh. Pinagpapawisan agad yung mukha ako. Teh, ganyan ako kapawisin. Grabe. Ay. Habang pinapatuyo ko yan. Para nakatapat din ako sa electric fan. Kasi yung buhok ko sa likod, hindi pa masyadong dito sa likod, hindi pa masyadong tuyo yan. Second day pa lang na mag-isa ako dito sa bahay. So, okay pa naman. Pero namimiss ko pa rin sila. I feel sad pa rin. Lulungkot pa din ako, pero kapon nga sabi ko, pag-uwian na, sabi ko, uwian na pala, wala naman akong uwian sa bahay namin. Dati-dati kasi excited ako, buhay kasi sila mama, masasalubong sa akin. Ngayon, wali. Hi tayo guys. Pa, mas bakit ayaw matanggal? Ito yata yung dahil naman ako pinagpapawisan eh. Tisyo-tisyo lang tayo. Pawis ko nandito. Di ba sabi nila pag meron daw pawis dito sa selosa? Well, selosa. Pero nasa lugar naman na, hindi naman yung selosa ko eh. Hi tayo guys. Hi guys! Good evening, kasi gabi na. Siyempre, good evening nga. Yung tsura, kumahanap ako ng inayos ko yung buhok, kumahanap ako ng angulo para magmukha man lang akong cute. Pero wala. Wala. Kasi hindi talaga magmumukhang cute. May OT kami, 1.5. Kaya ayan. 7:20 na. Kakadating ko lang din mga 5 minutes ago siguro. And magsasaing ako kasi wala na akong kanin. Bukas wala kaming OT. Pero kailangan ko ng kanin kasi kakainin ko itong natira kong ano to? Potate. Sayang mo lang to kasi nakaukaw ko na yan. Na ano ko na? May munggo pa nga. Tapos bukas, ang ulam ko malamang is hindi ako makapagpritong talong kasi wala kami toyo. Walang sausawan. Itong ampalaya, itatry ko itong besyo laway. Itatry kong lutuin. Tapos si Ate Jerry nagbigay na ito. Diba para sa sinigang to? Masarap ito para sa sinigang. Ooh, dynamite. Alam ko ginagawa tong pang dynamite. Mag-dynamite kaya ako. Tingin ako sa YouTube kung paano sa internet kung paano gumawa ng dynamite. So, ayun. Magsasaing muna ako. Ito, masarap to guys. Vitamin water ng Suntory. Masarap to. Libre lang bigay sa work. Tapos ito pala sumalubong sa akin. Bill ng kuryente. Ang bill ng kuryente namin is isang lapad, 400. 10,400 yen. Ano ba to? Paano ba malaman to kung ano yung buwan niya? Yung ilang July 5 hanggang August 5. So, 6 na yun. 6 sila nag-reading. So, 368 kilowatts. Kilowatts nga rin. So, okay na rin kasi lagi kami naka-aircon. Yeah, ayan. Bayarin, bayarin. Dito natin lang sa harapan. So, ayan. Sasayang na ako, guys. Gusto nyo pa ba akong mapanood? Pero kasi, konti na lang yung minutes nito. So, mamaya na lang pag medyo exciting naman yung ginagawa ko, diba? Ito, nagbukas ako ng PC. Init.
Pero, ayun. Mas mainit pa rin, pero mas mainit kahapon, pero mainit pa rin ngayon. Ayan. Ang magluluto ako ng itlog na may kamatis. Beshi. Bukas hindi ko alam kung anong lulutuin ko. 2 days pa akong may pasok. So, I don't know. Kulay green pa yung kamatis. Okay lang ba to? Siguro okay lang. Okay lang siguro. Basta. Kamatis pa rin naman to, Beshi. Bigay natin din ito yung green. Tirahin na natin yung mess. Dati gusto ko maliliit yung patatas, pero ngayon hindi na. Kasi kumakain. Ay! Patatas, kamatis pa eh. Saing ako, 2 gatang lang. So, ayan. Okay naman siya. Nagre-record ba kanina? Mamaya tatanggalin ko ito sa rice cooker kasi, ano, mainit na ako mapanis. Naka-aircon ako sa loob pero dito na ako kakain para... Ewan ko anong tawag dito sa kulay green na to. Hindi siya beans, pero basta, masarap naman siya. Konti lang yung curry na kakainin ko, tapos magluluto ko ng cheese. Hi tayo guys! Ito, yung ulam ko. Tapos yung tuna egg. Itlog na may kamatis nandun. Parang ano nga, nadurog ko ng husto. Pero okay na yan, ganun pa rin man yung lasa noon. So, kain tayo. Tapos napapainit na rin ako ng mantika para sa cheese sticks. Ayan na naaga ko. Ng friends. Ang sayang nga, mawawala na yan sa Netflix sa August 31. So, kailangan kong panoorin yan sa Yasin. Sa bakasyon. Konti lang nung kanin ko daw, ganun ko kumain ng kanin. Yung inulam ko, 2 hukate lang. 2 scallop. Ganun ako katipid kumain ng ulam. As long as na malasa. Masarap na itong gulay na to. Ano pa yung gulay to? Ito niba? Ano? Malutong. Yung cheese o lumabas, kaya masarap yung maluto. Ito na yung ulam ko. Para bukas. Lalagay ko yung sa ref kasi baka makalis. Ay! Init. So, Wednesday bukas, kaya maglalaba ako. Wow, I'm busy. Mas magalaga ako manood ng mga vlog habang may ginagawa ko or kung ano man pinapanood ko kasi gusto ko. Ayoko nang sobrang tahimik pag may ginagawa. Kaya, pasensya na kayo sa volume. Ano, hindi ko pa siya lalaban ngayon pero ilalagay ko lang sa loob para bukas pagdating ko. Sasabunan ko na lang tapos, ayun. So, may pantalon pa rin kasi ako bukas dahil 3 days na yung work. Kasama na rin natin tong shorts ni Papa. Kami, hindi yata kami naghihiwalay masyado ng puti-puti. Puti kung puti. Kasi, ano, yun na nga. Kapit ng kapatid ko. Wow, I miss you. I miss you so much. Ilang po ang ginawa ko. Nag-alofen. Nababother ako sa face ko kasi ano, pag itong uwian, pang uwian, wait lang. Ito ngayong uwian, ang pagkatapos kong kumain, bago kong maligo, ganyan na nga. Ayun, may pula-pula na naman yung mukha ko. Nakakaloka. Siguro dahil sobrang init lang siguro, kaya ako nag-breakout, at saka malapit na ang time of the month.
Kaya siguro, pero ewan ko, nakaka-buzzer. Hindi naman siya as in yung pimple na like before na nag-acne breakout ako. Hindi naman ganun. Kaya lang kati-kati talaga siya. Ewan ko. Nakaka-buzzer kasi ang pula. Namumula na sabay mukha ko. Hindi ko nga tuloy alam kung mag-eskinol muna ulit ako ngayon. Pero nga kasi kaya nga ako nag-iba ng toner kasi namumula ng sobra yung face ko. Eh, feeling ko, kaya ako nagpalit ng toner kasi nga mainit na namumula yung face ko. So, siguro sa winter pwede ang bumalik sa eskinol. Pero for now na ganito kainit, hindi muna. Pero, ayan, nababother. Sa umaga, wala yan. Tapos sa gabi, bago ko maligo, di ba naghihabog sa inyo, naghihilamos na ako pag uwi ko. Siguro mga 30 minutes pag nasa bahay na ako. Naghihilamos ako. Eh, tapos naman, ewan ko, ang kate talaga niya kahit sa trabaho. Kasi siguro, nagpapawis yung mukha ko, di ba? Tapos, napupuntahan ng alikabok. Yun siguro, kasi nararamdaman ko rin na kumakate talaga yung mukha ko. Grabe. So, ayun. Mag-edit lang ako kasi 10:05 na. So, na yun. Para mabura ko na rin yung iba sa hard drive ko. So, mag-goodnight ka. Kausapin ko nandito sila mama. So, mag-vlog ako mamaya habang kausap ko sila mama siguro. So, later ulit. Yung kama ko ganyan. Ang laki ng kama ko. Pero dito lang ako natutulog. Ito lang. Yan, dyan lang. Hindi ko natin inalis yung mga nakalimpit doon na nilagay ni mama. Kasi, parang, ewan ko, nakakalungkot kapag sobrang laki ng space. And ito, damit ng mama ko. Nung bata ako, dahil diba, nandito naman, nagja-Japan na si mama ko noon pa. So, ayun, yung hair tie niya, yung toothbrush niya, ginagamit ko yan. Pati yung pinaghigaan ng mama ko, kasi gusto ko yung damit ng mama ko, hindi ko lalaban. Nagamit niya. And some things never change. Yeah. Kaya sabi sa akin ni Ate Jenny, hala ka, sige, ano, iyak-iyak ka, dapat masanay ka na kasi malaki ka na eventually, ano, sa susunod, paano pag nag-asawa ka, ganun, malulungkot ka, ganun. Ay, nako. So, ayun na nga, tumawag na sila papa, sila mama. Eh, hindi ako nakapag-vlog. Tapos, nagtry ako mag-edit konti, pero siguro tomorrow na lang kasi 11 na. Kapag na-focus kasi ako dito, mawawala yung antok ko. So, mapupuyat si ate girl. And, ayun, nag-search din ako about sa yung pula-pula na ano ko sa face. Ano pangalan nito? Ano bang sabi doon? Mainit kasi, kaya feeling ko dahil lang yun doon. Ang problema ko, matagal pa yung mga isang buwan mahigit pa mainit. So, natatakot lang ako na baka dumami. Kaya, nakakaloka. So, hopefully, hindi na siya dumami. Tsaka, sana dahil lang magkakaroon na ako. Kaya, sana. And, ayan. Nakapag-aloe vera na kasi ako. Kaya, nag-subside na yung redness at saka yung itchiness niya. Pero ayan, ito, hindi naman siya as in parang pimple ba yan? Pimple yata yan. Pero meron kasi ako dito, ayan, tumubo-tubo sila. Ayan, alam mo, may bago. Tapos meron ako dyan. Super close talaga tayo. Tapos meron ako dito. Tapos meron ako kanina yun nandito. Nabobother lang kasi pag naghihilamos ka, tapos may nakakapaka. Kaya nag-search ako, tapos inalala ko last year na nag-summer din naman, pero hindi naman na ganito yung mukha ko. Ang problema lang kasi, eskinol dati yung gamit ko, tapos ngayon nag-3 years ako. So, pero, kasi sobrang init din ngayon, tsaka sobrang nag-oil up yung mukha ko, so hindi ko sure kung ano bang nangyayari. Hindi ko alam kung moisturizer ko rin, o something. Hindi ko alam kung mag-moisturizer. Baka try ko tomorrow na hindi mag-moisturizer. Feeling ko itatry ko yon. Baka sakaling hindi ako mag-oil. Baka itry ko. At least half day lang naman yun. So, yun. Itatry ko na lang siya. Baka if ever. Medyo switch lang tayo ng konti. Adjust konti. And, ayun. So, ayun na guys. Wala, hindi ako makapag-vlog din masyado kasi wala namang ganap sa life ko.
Dahil ayan lang, pag-uwi sa bahay, line. Same thing pa rin naman yung ginagawa ko. So, hindi ko alam kung ano i-vlog ko. So, bukas, ewan ko, makapag-vlog ako sa camera kasi ano, wala na kayong ba memory. So, tomorrow na lang ulit, guys. Thank you so much for watching. And don't forget to subscribe. And good night. Bye.